iligal na pinutol na kahoy nasa bat ng DENR Senro, Santa Cruz sa Cavinti, Laguna. Dutukan yan sa report ni Andrew Bernardo. 14 na piraso ng santol round logs, 11 sako ng uling, 3 furniture set, 19 na piraso ng santol lumber, at 10 piraso na may talang, poas, paitan, santol at malampaya round logs ang nasabat ng DENR Senro Santa Cruz sa magkahiwalay na operasyon sa Cavinti, Laguna. Ayon sa Senro Santa Cruz, may natanggap silang intelligence report tungkol sa illegal na pagputol ng kahoy sa Barangay Udia, pero noong pinuntahan ng otoridad, wala silang nakita. May barangay Udia, wala na po kami nakita doon. So dumiretso kami sa barangay Bangko. So doon po may malaki na mataan din po kami na mga pinutol po ng kahoy. Lahat po yun ay aming hinakot at considered siya na abandoned dahil wala po doon yung mga perpetrators, yung mga pumutol po ng mga naturang punong kahoy. Dagdag pa ng Senro, matagal na umuno silang nakakatanggap ng report tungkol sa ganitong illegal na gawain. Sunod-sunod na operasyon na ang sinagawa ng otoridad, pero wala ni isa ang nahuhuli sa mga ito. Patuloy nga po ang aming ginagawang follow-up para malaman kung sino mga gumagawa nito. Lahat po ito ay merong kaukulang parusa sa ating mga existing na batas, katulad po ng Presidential Decree 705 o yung revised forestry law at saka yung RA 9175 para naman po dun sa mga gumagamit ng chainsaw para putulin ang mga punong to. Kaya naman, maging ang mga maaaring pagdalhan ng mga pinutol na kahoy ay minomonitor na rin ng DENR Senro. Maging po yung mga maaaring pagdalhan ng mga ganitong kahoy ay ating minomonitor na. Tulad po ng mga tinatawag nating bansukan o yung mga maliliit po na sawmill, mga sas factory po, yan po ay ating minomonitor at sinisigurado na yung mga naandyan po ay may mga kukulang permit galing po sa aming tanggapan. Malaki magiging epekto ng mga ganitong gawain laban sa kalikasan, kaya patuloy na nananawagan ng otoridad sa publiko sa kanilang kooperasyon, kabilang na ang mga bumibili at nagpapaupa ng mga gamit na pamutol ng puno. Patuloy rin ang isinasagawang reforestation o pagtatanim ng mga bagong puno. Andrew Bernardo, Balitang Southern Tagalog.